Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV! Ngayon ay tatalakayin natin ang paksang ang mga anyong lupa. Sa araling ito, iyong matutukoy ang iba't ibang anyong lupa. Handa ka na ba? Mayaman ang ating bansa sa iba't ibang anyong lupa. Mahalaga ang mga anyong lupang ito dahil dito nagmumula ang iba't ibang yamang lupang nagagamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Maraming anyong lupa ang matatagpuan sa ating bansa. Makikita ang mga ito sa mapa at makikilala sa mga simbolo o pananda. Naaalala mo pa ba kung anong mapa ang nagpapakita sa mga anyong lupa at anyong tubig? Tama, ito ang mapang pisikal. Ipinakikita ng mapang ito ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa lugar na inilalarawan ng mapa. Masasabi mo ba kung ano-anong anyong lupa ang matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa? Halina't kilalanin natin ang mga batang ito mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Ibabahagi nila ang mga anyong lupang matatagpuan sa kanilang lugar. Handa na ba kayo? Ako si Lance, mula sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang aming lalawigan ay isang napakalawak na kapatagan. Kapatagan. Ang kapatagan ay isang malawak at patag na anyong lupa. Sa mga kapatagan, karaniwang naninirahan ang mas maraming tao. Ang mga malalawak na taniman at sakahan ay matatagpuan sa mga lalawigan. Ang kapatagan ng Gitnang Luzon ang pinakamalawak na kapatagan sa bansa. Ang palay ay masaganang inaani rito kaya tinatawag itong Kamalig ng Palay ng Pilipinas o Rice Granary of the Philippines. Ako si Anne, mula sa lalawigan ng Cagayan. Ang aming pamayanan ay nasa isang lambak. Lambak. Ang lambak ay patag at mababang anyong lupa sa pagitan ng mga bundok. Mataba ang lupa sa mga lambak kaya't maraming uri ng pananim ang itinatanim at inaani rito. Ang lambak ng Cagayan ang itinuturing na pinakamalaking lambak sa Pilipinas. Ang lambak ng Trinidad sa lalawigan ng Benguet naman, nagmumula ang maraming sariwang gulay, kaya tinatawag itong Salad Bowl of the Philippines. Ako si Lester, mula sa lalawigan ng Cotabato. Matatagpuan sa aming lalawigan ang pinakamataas na bundok. Bundok. Ang bundok ay ang pinakamataas na anyong lupa. Ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ay ang Bundok Apo. Ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Cotabato at ilang bahagi sa lalawigan ng Davao. Bulubundukin. Bulubundukin naman ang tawag sa hanay ng mga bundok o kawing-kawing ng mga bundok. Ang Sierra Madre ay kilala bilang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas. Munting kaalaman. Ang mga bundok at bulubundukin ay tahanan ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. Mayaman din ang mga ito sa iba't ibang uri ng mineral na namimina tulad ng ginto, tanso, pilak, bakal,
nikel at iba pa. Mahalaga ang mga bundok at bulubundukin sapagkat dito matatagpuan ang mga kagubatang na pagkukunan ng iba't ibang yamang gubat na nagagamit ng mga tao. Ako si Pat, mula sa lalawigan ng Albay. Ang pinakatanyag na anyong lupa sa aming pamayanan ay isang bulkan. Bulkan. Ang bulkan ay isang anyong lupang may bunganga o butas at maaaring pumutok o sumabog. Ang bulkang Mayon ang itinuturing na pinakamagandang bulkan sa bansa dahil sa hugis nitong halos perpektong kono. Munting kaalaman. Kapag sumasabog o pumuputok ang bulkan, ay nagbubuga ito ng mga nagbabagang bato at kumukulong putik. Nakapipinsala ito sa mga tao, hayop at pananim na nasa paligid nito. Gayunpaman, ang kumukulong putik na umaagos mula sa bulkan ay nagiging matabang lupa, kaya angkop na tamnan ang lupa sa paligid ng bulkan. Ako si Lay, mula sa lalawigan ng Bohol. Napakaraming turista ang dumarayo rito upang makita ang pinakatanyag na burol sa buong bansa. Burol. Ang burol ay anyong lupang mataas din, subalit higit na mababa kaysa sa bundok. Ito ay karaniwang nababalot na makapal na damuhan, kaya't mainam itong gawing pastula ng mga hayop tulad ng baka, kalabaw, kambing, kabayo at iba pa. Ang Chocolate Hills ang pinakatanyag na mga burol sa bansa. Ito ay binubuo ng mahigit na 1,000 burol na kulay berde sa panahon ng tag-ulan at nagkukulay tsokolate sa panahon ng tag-araw. Ako si Vince, mula sa lungsod ng Baguio na nasa isang talampas. Talampas. Ang talampas ay patag na anyong lupa sa itaas ng isang bundok o isang mataas na lugar. Malamig ang klima sa talampas, kaya't angkop itong tamnan ng iba't ibang uri ng gulay, prutas at makukulay na bulaklak. Ang lungsod ng Baguio ay isang talampas. Maraming turista ang bumibisita rito, lalo na sa panahon ng tag-init dahil malamig dito. Tinatawag din itong Summer Capital of the Philippines. Iba pang halimbawa ng talampas ay ang Tagaytay sa lalawigan ng Cavite. Gayon din ang lalawigan ng Bukidnon sa Mindanao ay mga halimbawa ng talampas. Ako si Kate, mula sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay. Ang aming lalawigan ay nasa isang tangway o peninsula. Tangway. Ang tangway ay isang pahabang anyong lupang nakakabit sa kalupaan at napaliligiran ng tubig maliban sa bahaging nakadikit sa kalupaan. Maliban sa Zamboanga, ang iba pang tangway sa Pilipinas ay ang lalawigan ng Bataan at rehiyong Bicol. Ako si Jane. Ang pamayanan ko ay nasa magandang pulo ng Boracay sa lalawigan ng Aklan. Pulo. Ang pulo ay isang anyong lupang na paliligiran ng tubig. Sa kasalukuyan ay may 7,641 pulo o isla sa ating bansa. Ang Pilipinas ay isang kapuluan dahil binubuo ito ng malalaki at maliliit na pulo. Muli mga bata, narito ang mga anyong lupa. Kapatagan, lambak, bundok, bulubundukin, bulkan, burol,
talampas, tangway, at pulo. Isulat ang anyong lupang tinutukoy sa bawat pangungusap. Maaari mo rin isulat ang iyong sagot sa comment section. Ito ay isang anyong lupang na paliligiran ng tubig. Ang tamang sagot ay pulo. Ito ay isang pahabang anyong lupang nakakabit sa kalupaan at napaliligiran ng tubig maliban sa bahagi nakadikit sa kalupaan. Ang tamang sagot ay tangway. Ito ay patag na anyong lupa sa itaas ng isang bundok o isang mataas na lugar. Ang anyong lupang ito ay talampas. Ito ay isang anyong lupang may bunganga o butas at maaaring pumutok o sumabog. Ang tamang sagot ay bulkan. Ito ang tawag sa hanay na mga bundok o kawing-kawing na mga bundok. Ang tamang kasagutan ay bulubundukin. Ito ay patag at mababang anyong lupa sa pagitan ng mga bundok. Ang anyong lupang ito ay lambak. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.